What's up sa inyo mga tropa? So nakikita nyo dito sa harapan, NBI clearance. So tuturuan ko kayo kung paano medyo dumiskarte na additional income dyan sa inyong mga printing business. Pwede rin kayong mag-offer ng mga clearance registration. So ang singilan dito, no, 100 pesos. At ang pinakamaganda nito, once na marunong kayong mag-register ng NBI clearance, pwede na rin kayong mag-register ng mga PhilHealth, police clearance, or kahit paggawa ng email. So napakagandang additional nito sa mga printing business na hindi naman talaga ganun medyo kalakasan yung kanilang mga binibenta, no? Or yung mga projects nila ay medyo mahina. So ngayon nga, tuturuan ko kayo kung paano mag-register dito. So syempre, unang-una, magpupunta ka sa website ni NBI, itatype mo lang clearance.nbi.gov.ph. So ilalagay ko na lang yung link na yan sa description natin. And then once na nandito ka na, ganito yung marireceive mo na entrance or yung paunang pagbati sa'yo, no? May nakalagay dito, no, data privacy content. So click mo lang yung agree and then close. So ayun nga, kagaya nga ng sinabi ko, no, pag first time ni customer mag-avail ng NBI clearance, dito magre-register ka muna. So kung walang email pa si customer, so mag-additional charge na lang kayo doon, or kung gusto nyo 100 na lahata na all in na kasama na paggawa ng email. So dito, register as new account, i-click mo lang tong no kasi nakalagay dito, do you have an NBI clearance issued from 2014 to present? Kung meron, edi i-click mo yung yes. Kung wala nga, i-click mo yung no. So dito, click mo lang yung gender, civil status, i-select mo lang kung married, single, or kahit ano pang anong status mo dyan, year ng birthday mo, birth month, at yung date. Fill upan mo lang to. Kailangan eksaktong eksakto yung ilalagay mo dito na mga pangalan. So pinakamaganda nyan, mag-print ka na ng ganito, tapos pa-fill upan mo na kay customer sa isang scratch paper, or mag-print out ka nga, tapos pasulatan mo si customer doon sa pinrint mo na ganitong mga details na kailangan mo, no? So once na na-fill upan mo na to, lahat-lahat na yan, i-click mo lang tong read and then pindutin mo din tong I'm not a robot and then sign up. Once na matapos kayo dyan, mayroong mag-a-appear na kailangan ng OTP. Make sure na ilalagay mo dito yung existing number ni customer kasi mayroong magpa-pop up doon na kailangan ng OTP. So hindi ko na sa inyo mapapakita kasi kanina nakapag-register na ako, no? So dito sa sign in, type nyo na lang yung inyong mga email, yung ginamit mo ditong pag-register kasi dito, no, merong nakalagay dito, enter email address. So mamaya ituturo ko naman din sa inyo kung paano mag-renew at paano mag-forget password at paano yung mga deliver. So dito muna tayo sa registration, mag-login na tayo once na nakapag-register na tayo, at dun sa email meron din kayong mapipindot doon na kailangan i-confirm once na ma-type nyo yung OTP. Dalawa yung verification, no, via OTP sa cellphone, yung sa mobile number, and then dun sa email, meron din doon na confirmation. Kailangan mong i-click yon. So, enter email na tayo. So, once na makapag-login ka dito, ganito na yung makikita mo, no? So, dito, medyo na-edit ko na yung mga ibang information. Pero unang-una, ganito yung bubungad sa inyo dyan. So, kailangan nyo lang fill upan yung mga another information na kailangan nila, like pangalan ng nanay at tatay mo, kung college graduate, or yung mga height and weight mo dito, religion, etc., complexion. Ayan, once na ma-fill upan mo na yan, click mo lang tong save information, tapos submit. And then, meron ng lalabas dito na apply for clearance. Kasi kapag entrance pa lang, or yung unang login mo pa lang, wala pang naka-apply for clearance dito. Kailangan mo pang fill outan yung mga ibang kailangan na information. So, kapag kompleto na, click mo lang yung apply for clearance at dito, ilagay mo yung inyong mga type of ID kung ano pa man yung pwede nyong i-type dito. So, itatype lang natin dito yung SSS kunyari. And then, dito na tayo magpo-proceed. Dito, seselect ka ng NBI branch kung saan ka pwedeng mag-avail. So, kung saan ka pinakamalapit, syempre, yun yung piliin mo. Halimbawa, sa Abra Satellite Office ka. And then, select ka lang dito ng slot. And then, once na meron ka ng napili na slot, halimbawa, gawin natin June 21. And then, eto yung pinakababayaran mo. At etong pagre-rehistro natin na to, meron tong appearance. Pupunta ka talaga
dun sa pecha na isinet up mo dito na Friday 21 Abra Satellite Office. Eto. So dito, seselect ka na dito kung online bank or bank over the counter or cash payment. No? So try natin yung cash payment. So ayan, please pay within the day. So dun ka na magbabayad mismo neto dun sa mismong NBI Satellite Office. So click natin tong proceed payment kung ano nang mangyayari. Meron siyang additional na 30 pesos. So ang total na babayaran ni customer ay 160 pesos. Dun to babayaran sa Satellite Office. So kung gusto mong babayaran na mismo ni customer, i-edit natin, cancel natin to. So kinancel natin tong reference na yan. So mag-apply ulit tayo. Ang pipiliin na natin ngayon ay online banking. So select muna ulit tayo, online banking, proceed. So dito no, ang payment 160, proceed to payment, select option, halimbawa ay Dragon Pay or BPI. Hanapin natin yung GCash. GCash na lang yung hanapin natin. Cancel natin to. Select natin tong GCash. Eto no, click proceed, proceed to payment. So kapag ganito yung payment ninyo no, via GCash, kayo na lang mismo magbayad sa inyong mga GCash 160, tapos singilin niyo si customer nga nung 100 pesos nyo. So ang total na babayaran sa inyo ni customer 260. So click mo lang tong accept. Once na ma-select nyo nga yung GCash at makapag-proceed kayo, magpupunta na kayo dito sa transaction at makikita nyo yung ganitong settings. Ito yung babayaran nyo mismo sa GCash. So ipapakita ko na lang din sa inyo, nandito tayo sa screen ng GCash. So i-click nyo yung bills, tapos i-select nyo dito yung government. Tapos makikita nyo na dito yung NBI. Para hindi kayo mahirapan dito, i-type nyo na lang dito sa search biller NBI, tapos lalabas na to. I-type nyo dito yung 160. Diba 160 yung lumabas sa atin kanina, tapos lalagay mo lang dito yung reference number. Ito yung kanyang reference number. So fill upan mo lang to, i-click mo na yung payment na next. So ayun lang, once na ma-receive na ni NBI yung inyong payment, eto lalagay na dito sa pending, parang paid na yung lalabas dyan. At meron din lalabas dito na payment date. So next ko naman na ituturo sa inyo na halimbawa gusto nga ni customer sa inyo magpakuha ng NBI or yung magpa-register at nakalimutan na ni customer yung kanyang password dito pero meron na siya dating NBI, click nyo lang tong forgot password, enter nyo lang yung email dito and then mag-proceed kayo dun sa email, makikita nyo na yung kanilang mga email dati. At eto pa yung pinakamaganda dito no, pwede nang mag-online renewal yung i-deliver na lang to sa inyong mga bahay or kahit saan pa mang sulok ng ilalagay mong address doon. So para magawa mo yun, no, click mo lang to. Ito yung door to door. So halimbawa, so dito kailangan ng old NBI number. Pero kung nakalimutan mo naman na yung old NBI number mo, ay walang problema yan. Dahil kailangan mo lang i-click tong recover NBI number at make sure lang na itatype mo yung eksaktong pangalan nung niregister nyo. At dito, merong OTP na selection. Kailangan mong ilagay dito yung email address na na-access mo or yung mobile number. So ipapakita ko na lang dito sa kabilang video natin. At ito yung door-to-door na tutorial. So hindi mo na kailangan pang magpunta mismo sa NBI dahil i-deliver to. At ito ay for renewal lang sa mga nakapag-avail ng NBI simula October 16, 2016 onwards. Kapag mga 2014 ka pa nakakuha ay hindi ka makakapag online renewal or yung door-to-door. Kailangan October 16, 2016 onwards. At eto nga, simulan na natin mag-recover ng NBI ID. Click nyo lang yung recover NBI ID. I-type nyo lang dito yung pangalan ng customer nyo. At make sure na access ni customer yung pinang-register niya na email or yung number niya dati dun sa account niya dito sa NBI. Dahil mapupunta doon yung confirmation at yung dati niyang lumang NBI na which is gagamitin natin para makapag-renew ng NBI. So eto nga pala ay door to door, medyo may kamahalan yung pagbayad dito at eto na nga na-receive na natin sa email. Itatype na natin dito yung kanyang old NBI ID. So fill upan nyo lang to and click nyo yung verify. Once na maklik nyo nga yung verification button, meron ulit ditong verification option. Make sure na ma-access nyo yung dati nyong ginagamit na email dun sa pag-register or yung inyong dating mobile number. Once na maklik nyo yon, lalabas na dito yung inyong dating records.
So i-double check nyo lang yung mga details dyan. Make sure na kayo talaga yung nag-pop up dyan. And then i-check nyo lang yung dialog box dito. Click nyo lang din yung continue. So once na maklik mo naman na itong continue, magpo-proceed na to dun sa magdi-deliver ng inyong NBI. So syempre meron ulit kayong pag-fill upan. Ita-type nyo doon yung pangalan nyo or kung sino yung magre-receive, pero ilagay nyo na lang doon yung pangalan nyo para walang maging problema. Eto no, yung terms and condition, i-agree nyo lang yan, napakahaba naman yan, wala naman sigurong nagbabasa niyan. So eto na yung ating NBI reference number, makikita nyo dito sa delivery number, i-type nyo lang yung receiver's name dito. And then, kumplituhin nyo lahat ng details dyan. Make sure na tama yung number and then yung address at yung Google Map meron kayo dyan lalagyan ng PIN para hindi maligaw yung magdi-deliver. So, kapag ka nasa NCR kayo, medyo mura, nasa 300. Pero pag outside the Metro Manila or outside the NCR nga, medyo 500 yung payment. So, iselect nyo lang yung GCash dito and then mag-proceed na kayo sa payment. At once na nabayaran nyo yun, wala na kayong iba pang gagawin kundi mag-antay. So inuulit ko, no, medyo matagal talaga yung deliver neto, aabot ng 2 to 3 weeks kung naiinip ka talagang magpunta ka na lang dun sa mismong NBI office. Pero kung hindi ka naman naiinip, okay na okay sa'yo itong door-to-door dahil hindi ka na ma-hassle pa sa pagpila. Ilalagay ko na lang din yung email kung saan pwede kayong mag-follow up once na nag-avail kayo na itong door-to-door process ni NBI. So ayun lang, sana natuto kayo ng konting diskarte na additional sa inyong mga printing business. Like, share and subscribe at tandaan, huwag magpapauto kay Idol Rappy. Bye-bye! Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napaka-durobo mo. Sa lahat ng kwento, ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento, sinadya mo na ma-